Gamit ang lubet, isang pulis ang biglang bumagsak at pumasok sa bintana. Ito ang pala ang kanilang plano. Ngunit ito ang realidad at tunay na nangyari. Humingi ng tulong upang makapasok. Nahulog ito pababa. Sila ay isang grupo na binuo upang pumuksa sa mga sindikatong sangkot sa droga. Captain Ko, Detective Jang, Detective Young Ho, Detective Ma, Detective Jae Hoon. Gamit ang kanyang motor, hinabol ni Detective Ma at binangga ito. Ngunit nakalimutan niyang dalhin ang pusas kaya't ito ay na-taser gun. Nakatakbo ang kriminal. Ito ay nabangga ng paparating na bus. Ito ang naging sanhi ng malalang aksidente ng mga sasakyan. Pinakita ang pinsala na naging dulot nito. Bumalik ang grupo sa headquarters. Pinagalitan sila ng Director General. Isang tao lamang ang kanilang hinahabol, ngunit ito ang naging resulta. Ganito lagi ang sinasapit ng team ni Captain Ko. Sa isang maliit na salo-salo, ang kasamahang team naman ay nakalutas muli ng malaking kaso. Wala silang nagagawa kundi ang makikain lamang. Nag-usap ang dalawang kapitan. Upang matulungang makabawi ang grupo, tinanggap ni Captain Ko ang kaso ni Mu Bei. Sa pagkakataong ito, desidido silang magtagumpay sa misyon. Itinalaga ang pinakabata sa grupo na si Detective Jae Hoon na personal na magmanman sa lugar. Gamit ang isang binoculars, minamatsyagan ni Detective Ma ang lugar. Nakita ito ng isang ginang at siya ay napagkamalang ng boboso. Maraming nakakakita sa mga pangyayari kaya't nagpanggap sila na pumasok sa kotse ng mga pulis. Nagtungo sila sa kalapit na chicken restaurant. Ito ay magandang lugar upang makapagmanman sa mga sindikato. Naging masigasig ang buong grupo. Isang araw sinabi ng may-ari ng restaurant na siya ay magsasara na. Ipinaliwanag nito na wala na itong customer. Naisip ng grupo na iyon ay isang magandang oportunidad. Umuwi si Captain Ko. Ang kanyang asawa ay hindi masaya. Inabot nito ang branded na bag ngunit mga mumurahing damit lamang ang laman nito. Pinagalitan si Captain Ko ng kanyang asawa at sinabing wala itong nararating. Nagtungo si Captain Ko sa headquarters upang kausapin ang Director General at hingi ng advance ang kanyang pensayon. Nagtungo ang grupo sa chicken restaurant upang bilhin ito. Muntik pang mabisto ang kanilang pagpapanggap. Ito ang aking asawa, ano? Di ba't sinabi nyo na siya ang kanyang asawa? Dating asawa. Oh, American style. Ang kailangan na lang nila ay ang matagpuan si Mu Bei. Nagkaroon ng mga pagkakataong may mga taong pumapasok sa kanilang restaurant at naaantala nito ang kanilang ginagawang investigasyon. Upang makumpleto ang kanilang pagpapanggap, kinailangan nilang magtinda ng fried chicken. Nagkaroon ng contest kung sino ang makapagluluto ng masarap na fried chicken. Nagulat ang lahat ng matikman nila ang gawa ni Detective Ma, hindi sila makapaniwala sa sarap nito. Isa itong genius. Ginamit ni Detective Ma ang recipe ng kanyang pamilya at ihinain ito sa customer. Hindi ito makapaniwala sa sarap nito. Nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Dumagsa ang mga customer sa restaurant. Dami-dami ng dami-dami ang mga pumupunta rito. Ang grupo ay naging abala maghapon. Hindi sila makagawa ng tama bilang mga pulis. Dati mga mumurahing damit lamang ang ibinibigay ni Captain Ko, ngunit sa araw na iyon, binigyan nito ang asawa ng isang branded bag. Natuwa ang kanyang asawa at agad na sinabing maliligo na ito. Nagulat si Captain Ko. Sumikat ng husto ang kanilang chicken restaurant. Isang TV show ang nais silang makapanayam. Naalala nila ang misyon kaya't pinaalis nila ang mga ito. Isang gabi, namataan ni Detective Young Ho si Mu Bei. Agad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang mga kasamahan ngunit ang mga ito ay abala sa restaurant. Kaya't kinailangan niyang habulin si Mu Bei mag-isa ngunit dalawang kotse ang kanyang sinusundan. Galit na bumalik ito sa restaurant. Tinanong niya ang mga ito kung bakit hindi nila sinagot ang kanyang tawag. Ako lang ba ang nagtatrabaho para sa misyon? Tumutol ang iba pang miyembro ng grupo. Tignan mo ang aking mga kamay, puro lapnas mula sa mantika. Alam mo ba kung gaano ito kasakit? Ako ay isang pulis, hindi isang kusinero. Naiintindihan mo ba ako? Nasubukan mo na bang magbalat ng 4 na sakong sibuyas at 3 sako ng bawang? Ang naisip nilang solusyon ay ang pagtataas ng presyo ng kanilang fried chicken. 6 na beses ang itinaas ng presyo. Inisip nila na sa ganitong kamahal na fried chicken, wala nang bibili pa sa kanila. Ngunit nagkamali sila. Marami pa rin silang customer at patuloy pang nadaragdagan. Sa police headquarters, ipinatawag sila ng Director General. Hinihinga ng mga ito ng report. Sa oras rin na iyon, nakatanggap si Captain Ko ng tawag. Ito ay order mula sa katapat na gusali kung saan hinihinalang matatapuan si Mu Bei. Agad silang tumakbo papuntang restaurant. Matapos ang maingat na pagpaplano, magkakasama silang nagtungo sa gusali. Dumating na ang kanilang pinakahihintay ngunit pagbukas nila ng pinto, nakita nila ang isang babae. Lumalabas na umalis na pala ang mga sindikato. Nalungkot ang buong grupo. Pakiramdam nila na wala na itong patutunguhan.
Ngunit maswerte pa sila dahil mayroon pa silang chicken restaurant. Lumalabas pala na mga reporters na pinaalis nila noon ay gumawa ng balita tungkol sa kanila. Nalaman ng asawa ni Captain ko na natanggal na ito sa kapulisan. Niyakap siya nito at pinatatahan. Inamin din ni Captain ko na ginamit niya ang kanyang pension upang mabili ang chicken restaurant. Mayroong lalaking dumating upang makipag-partner sa kanilang restaurant. Ipinakita nito ang dalang pera. Nagkasundo ang mga ito. Mabilis na nagbukas ang mga branch ng chicken restaurant sa buong bansa. Muling naging masigla ang kanilang mga buhay. Lingid sa kanilang kaalaman, ginagamit pala ang mga bagong bukas na restaurant sa pagtitinda ng ilegal na droga. Ang lalaking ito pala ay isa sa mga tauhan ni Mubay. Ito ang nakaisip ng paraan para maipuslit ang mga ilegal na droga. Isa itong malaking sindikato. Tinipon ni Captain ko ang kanyang grupo upang mag-imbestiga. Nakita nila na matapos matanggap ang pagkain, mayroon lamang itong kinukuha at agarang tinatapon na ito. Nakahuli sila ng isang customer na lumalabas na isa palang addict. Nagtungo rin si Detective Ma upang mag-imbestiga. Ngunit, natunugan ng mga ito na siya ay isang pulis. Ibinalibag niya ang lamesa. Nabugbog ito ng mga sindikato at dinala papalayo. Sa restaurant, sinubukan ni Detective Jae-hoon ang droga. Ito ang naging resulta. Pinag-usapan nila kung ipapaalam ba nila ito sa kanilang director na ginagamit ang kanila chicken restaurant sa pagtitinda ng ilegal na droga. Napansin nila na hindi pero nakakabalik si Detective Ma. Binuksan nito ang app kung saan ipinakita ang lokasyon ni Detective Ma. Nagtaka si Detective Young Ho kung bakit sila mayroong ganito. Matapos makipaglaban, nakataka si Detective Ma. Sinundan nito ang truck ng mga sindikato. Hindi nila napansin na dumaan na pala si Detective Ma na nakasabit sa likuran ng truck. Nakarating si Detective Ma sa lugar ng mga sindikato. Kasunod naman na dumating sina Captain ko at ang grupo. Nakangiting nagkatitigan ang dalawa. Kinuna ni Captain ko ito ng litrato at agad ipinadala sa mga kapwa pulis para humingi ng tulong. Ngunit sa mga oras na iyon, wala silang ibang maaasyan kundi ang isa't isa. Naganap ang paglalaban sa pagitan ng grupo ni Captain ko at grupo ni Mubay. Kahit maliit lamang ang kanilang grupo, mayroon naman itong mga natatanging individual na abilidad. Wala namang kakaiba sa kanilang kapitan. Nababalitaan lamang na 12 beses na itong nasaksak at nananatiling buhay pa rin. Marami na itong dinanas ngunit matibay at hindi namamatay. Sa wakas, dumating na ang iba pang mga pulis. Naabutan ng grupo ni Captain ko na nakaupo sa sofa. Nahuli nila ang lahat ng kriminal. Ang lahat ng miyembro ng grupo ay magiting na tinanggap ang promotion. Masayang-masaya ang Director General dahil dito. Ito ang maalamat na grupo ng Fried Chicken Special Forces.